pag-aaralin sa musika para sa unang markahan. Larawan ng musika. May mga tunog na naririnig ng ating mga tainga. Ngunit, mayroon din namang tunog na hindi lamang naririnig, kundi nadarama rin. Ang mga pinagsama-samang tunog ay maaaring makalikha ng sining na tinatawag nating musika. Isa sa mga pangunahing sangkap ng musika ay ang ritmo o rhythm. Ito ay nagbibigay ng galaw sa musika. Pagmasdan ang awit na ito. Alam mo ba ang awit na ito? Ang awit na ito ay pinamagatang Rain Rain Go Away. Sabayan mo muna ang awit. Rain, rain, go away, come again some other day. Little children wants to play, rain, rain, go away. Magaling! Ngayon naman, sabayan mo ito sa pamamagitan lamang ng palakpak. Handa ka na ba? Simulan na natin! Mahusay! Sa isang musika, hindi lamang tunog ang binibigyang pansin. Ang mga bahagi ng katahimikan ay mahalaga rin. Pagmasdan ang mga larawan na ito. Piliin sa mga larawan ang mga nagpapakita ng katahimikan. Bibigyan lamang kita ng 20 segundo para piliin sa mga larawang ito ang mga larawan na nagpapakita ng katahimikan. Simulan na natin. Narito ang mga tamang kasagutan. Sa musika, beat ang tawag sa pulso na ating nadarama. Ito ay karaniwang sinasabayan natin ng mga kilos tulad ng pagtapik, pagpalakpak, pagpadyak, at iba pa. Sa ngayon, ipapakita natin ito sa pamamagitan ng mga guhit pababa o beat sticks. Pakinggan mo ito! Sa mga papel na pangmusika, ito ay maaari ring ipakita sa pamamagitan ng quarter notes. Ito ang quarter note. Pakinggan mo ito! Ang dalawang pinagsamang beat sticks ay binibigkas naman o isinasakilos ng mas mabilis. Pakinggan mo ito! Sa mga papel na pangmusika, ito ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng bimb 8 notes. Ito ang bimb 8 notes. Pakinggan mo ito! Ang pinagsamang 8 notes o ang bimb 8 notes ay katumbas rin ng bilang sa quarter note. Ang mga tunog na hindi naririnig ngunit nadarama ay maaari namang ipakita sa pamamagitan ng rest. Ito ay nangangahulugang pahinga o pagtigil o sa musika, ito ang katahimikan.
Ang quarter rest ay ito. Bagaman na hindi ito naririnig, ay tumatanggap pa rin ito ng kaukulang bilang o beat. Maaaring bigkasin ang mga simbolo sa pamamagitan ng mga sumusunod na syllables. Pagmasdan ang mga beat sticks na ito. Bigkasin ang mga syllables. Sa una ay gagawin ko muna ito at sa susunod naman ay sasabayan mo ako. Simulan na natin. Ta, 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 ti, 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 ti. Ta, 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 ti, 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 ti. Ngayon naman ay sabayan mo ako. Ta, 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 ti, 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 ti. Ta, 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 ti, 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 ti. Mahusay! Samantala, kung gagamit naman tayo ng nota, ay ganoon din. Muli, sa una ay gagawin ko muna ito at sa susunod naman ay sasabayan mo ako. Simulan na natin. Ta, 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 ti, 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 ti. Ta, 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 ti, 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 ti. Ngayon naman ay sabayan mo ako. Ta, 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 ti, 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 ti. Ta, 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 ti, 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 ti. Mahusay! Alam mo ba ang tawag sa ginawa natin? Ang tawag doon ay rhythmic pattern. Ang rhythmic pattern ay kombinasyon o pagsasama-sama ng mga tunog na naririnig at di naririnig na may pareho o magkaiba ng haba. Maaari mo bang bigkasin ang salitang rhythmic pattern? Mahusay! Ngayon naman ay sagutin natin ang mga katanungan na naririto. Tama o mali? Isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katotohanan at mali kung hindi. Simulan na natin. Narito ang mga tamang kasagutan.